Narito na ang ating mga katutong sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin sa natatanging palatuntunan sa macho. Motosiklo Exclusivo. Motosiklo Exclusivo. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ere. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan, Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. And this time check is being brought to you by Transcycle Mart. Mura magkamotor, Transcycle Bar. Yan po mga kaibigan, balik po tayo. Ano ito? Aha. Kinakatsa ba katuloy ni Angela Pato? Kita mo, natiten siguro si Eric, kaya text ng text. Di ba? Oh, yan, baka nilalamig na sila sa loob ng booth. Okay, so mga kaibigan, balik po tayo sa ating programa. And this afternoon, we are so lucky to have dalawang magiting na rider. Mukhang matagal na po sila nagra-ride, pero aalamin po natin bakit nila naisip na magtayo ng isang grupo ng mga riders na sa helmet naman sila nakabase, ang Team LS2. So, who would like to go first? Leo or Eric? Anybody can go first. Okay. Team LS2 was founded on April of 2012. Oh, napakabata pa. Yes, that's right. Pinaka-advocacy naman talaga ng group was to just to market the helmets. And uh-huh. So, kasi when we started, Joel, me, and also Eric, we were already using LS2. So, naisip ni Joel, why not create a team? It's really a team, not really a group. Uh-huh. It's a team. Yes, just a team of kumbaga lahat ng users or lahat ng owners ng LS2. Kasi LS2 kasi talaga ang pinaka mura, yung alam mong ganitasadong helmet for a rider. Ililigtas ka, in short, kapag yes. Medyo may alanganin na situation ng isang rider, medyo maliligtas ka. That's right. Ganun ba? Yes. And it's considered one of the cheapest and affordable brand of helmet. Mm. Pero pasok ba yan sa ating minumungkahi ng ating national helmet law, yung LS2? Yes, actually when you pag bumili na kayo ng LS2, may kasama na siyang ICC sticker. So hindi na kailangan magpa-ICC, right. Hindi na kailangan makipila. Right. O nga pala, on that note, iano ko lang muna kayo. Kasi may mga riders na nagpo-post sa Facebook, tinatanong, yung iba, dinadala pa ulit ang kanilang mga helmets. Yung mga may ICC sticker na. Mga riders, overkill na po kayo niyan. Isang ICC sticker lang po. Huwag din po kayo maniniwala sa mga enterprising na traffic enforcer. Kapag sinabi kailangan dalawa, ipalo nyo po yung helmet nyo kagad dun sa enforcer na yung pag sinabing dalawa. Okay? Huwag po kayo maniniwala. Hindi ko po kayo tinuturuan maging violente, pero kung gusto po kayo kotongan nung enterprising na enforcer na yon, siguro pwede mo ipakita yung helmet, ilapit mo yung helmet sa mata nung enforcer para maduling siguro po yung enforcer sa ganda ng ICC sticker. Okay? So, Eric, what gives you the satisfaction of using an LS2? Bakit LS2 ang pinili mo sa dinami-dami ng brand ng helmet? Well, sir, ako kasi, previously, nung una akong kumuha ng motorcycle, meron siyang free helmet. So, being a new user, akala ko nun okay na since may helmet na ako eh. Pero, ang nangyari is, hindi pala siya, hindi siya durable. Okay. Uh-huh. So, tipo bang pag tinry mo i-bend yung harap, nabibend talaga siya. Nabibend. So, ibig sabihin niyan yung mga tabo na tinatawag ng mga riders, di ba? Actually, full face eh. Pero sobrang lipis niya. Sobrang lipis lang. Mm. Pero full face ang dating. Hindi niya ako nabigyan ng confidence na pag tumelt lang ako, maliligtas ako ng helmet. And if you would notice, manipis talaga yung mga linings niya sa loob, yung mga paddings. So, I was looking for a cheap but
but durable helmet, and yun nga, saka kumuha ng RS2. And pasado naman siya sa international standard, so it gives you more confidence when you ride. So how long have you been using an LS2 helmet? I bought my first LS2 helmet in January 2010. Uh-huh. And ngayon may dalawa na akong LS2 helmets. Uh-huh. Pareho tayo. Sa akin, binili ko kay Papa Richie. Dahil nanalo si Papa Richie yata sa isang event. Sabi niya, marami na siyang helmet. Sabi ko, Papa Richie, pabili. Paano nakamura patuloy ako, di ba? So anyway, dito, pag basahin muna natin, no? Sino ba itong Derek Jen? Ganda raw ng Team LS2. Ganda raw ng boses yung dalawa. Modulated voice, sabi ni Bell 14 ng LS2. Good afternoon. Pag-greet po si Miss Angela Pat. Miss Angela Pat. Good afternoon to you. Uy, batiin nyo raw siya. Yari kayong dalawa pag di nyo binati. Batiin nyo. Hello. Oh, hello. Tama ngayon. Sobra ka na. Masyado ka na marami request. Tama na rin. Hello. Yun. Ito yung kanina. Nabasa na natin yan. Okay. Aha. So, hindi yata na narinig ni Ma'am Met na nabasa na natin yan. Anyway, nabasa na natin. So, balik tayo. As of today, Eric Leo, how many do you think meron ng member itong Team LS2? Meron na ba kayong 20? 50? Maraming gumagamit ng LS2, pero yung talaga nag-signify na, uy, teka, sali ako dyan para meron tayong sariling ride natin, lahat tayo naka-LS2, parang ganun. Ilan ba talaga yung nag-confirm na? For the official member, I think we have at least 100, almost 100 official members. Uh-huh. These are official members kasi we set rules then for the ride or what? Kasi before you be an official member, you have to have, first of all, syempre, an LS2 helmet. You also need to have a set of numbers ng tambays and also official ride. Uh-huh. So how many tambay nights ba? I think two tambay. Kasi we don't really have a specific, kasi yung ibang groups kasi every week they have tambay. Kami, ang tambay namin is only announced. Sa Facebook lang. Kung kunyari, we feel that we need to talk about sa mga official members. So, doon lang kami magkakaroon ng tambay. Mm-hmm. Hindi siya talaga every week may tambay. Announced lang siya yung tambay. Okay. A follow-up question. No? LS2. Ilang modelo meron ang LS2 or design? Iisa lang ba ang design ng LS2 na model? Or marami siyang design? For the design, marami siyang design. Meron siyang yung half face, mm-hmm. your full face helmet, and also the modular helmet. Okay. Iba-iba siya. With regards to the model, marami siyang model eh. Hello rin nga po pala sa lahat ng bubo ng Moto World. Sina Sir Bimbo, Sir Ryan, tsaka sina Sir Rockler. Also, sir. Ayun, kachat ko nga si Rockler. Sabi ko, Rockler, ikaw ba nag-organize itong Team LS2? ayaw ko sagutin. Bye! Hi, Rockler. Kung naka-online ka man, kung you're watching via streaming, how are you, sir? Kumusta ka? Dumating na si Higante. Dumating na, Sir Joel. Ayun, eto rin po. Sabi, pakibati po si Sir Joel Victor. Bakit? Dahil hindi pa niya nakikita. Uh-huh. So, ito, kindly greet, ano yan? Amjet Ramsey, anak ni Elizabeth Ramsey. Oh, so, ito si ba yan? Amjet yung member namin na tinatawag niya yung sarili niya na Derek Ramsey. Ah, okay. Pero hindi naman anak ni Elizabeth Ramsey. That I'm not sure. Okay, anyway, Amjet, how are you? Okay. Yun, meron din nagpapasalamat sa Moto Market. Galing ito kay June Reyes, the Pogi. Aba, okay ah. Sir Pogi talaga. Pogi talaga. Eh, dapat sinama nyo rito para may evidence tayo, para nakikita ng buong mundo kung gaano kagwapo. Sir Joel, pasok.
Abay, late ka na. Humabol ka. Si Sir John Reyes is also one of the admins ng Team NS2. Ah, okay. So, sayang naman. Wala siya rito, no? Join us, join us. Pull a chair, join us. Yan. Siyempre, kilala-kilala natin yung mama na yan. Palagay ko, maglalakwatsa pa yan papunta sa Cebu by October 6 or 5. Yan. O, bati muna, bati muna. Hi everyone. Sorry, I'm sleeping. Lapit to my. It was raining cats and dogs. Yeah. So how many cats and dogs were you able to catch? Plenty. Man, it was raining a lot. Yeah. Okay. So Sir Joel, I heard from both of them that the three of you started this team LS2. Is this being encouraged by the owner or by the distributor of Team LS2, or you just decided, the three of you just decided, you know, let's come up to tal, naka LS2 naman tayo eh, magganon tayo, gawa tayo ng team natin, parang ganon, or is it with the encouragement of the importers? No, actually, when we formed Team LS2, actually, because me and Leo, we belong to the same club, TPH1s belong to the same club, since we were all enthusiasts for the LS2 brand, I was thinking, why not reach out to the individual riders, the non-club members, and try to teach them the proper way, the proper safety, the importance of wearing a safety helmet, and reach out to them. So we decided to do this through Team LS2. When we formed Team LS2, actually there was about 11 of us. It was us three. There was the Dep Ed teachers. Dep Ed teachers? Yes, we had the original ones was the Dep Ed teachers, Amjed, Jun Reyes, Alexander Gahuto, Joffrey Beldua. He's a frequent for ARPA. He was also a member of ARPA. Okay. So here, wait. We have a text message that we need to read. Sir Edwin, pag-greet po sa dalawang pogi na taga-Armas na sila Ma'am Watch. Palagay ko, kilala ko ito, nag-text na to. Pogi tapos Ma'am, salbahe ka talaga. Na sila Ma'am Watchy Bordeos at Ma'am Irene Sunga Arabejo. Peace po, Ma'am. Libre ko kayo ng Pinoy. Galing po ito sa cellphone number 0923-411-4049. Palagay ko si Sir Wangbu ito. Anyway, Madam Wachi, Madam Irene, isang magandang hapon po sa inyo. Sana po ay nakatunin po kayo. Ayan, Leo, pakibasa yung huli. Please ask Ryan to speak in Tagalog because his nose bleeding. Ayan, Joel. May like the nose bleed na, sige ka. Speak daw in Tagalog. Yeah. Oo, kaya naman. Kaya naman. How long have you been in the Philippines? Tagalog. Well, una akong dumating, like, 2007. That's my first time coming back ever since I was a little kid to the Philippines. Uh-huh. And until now, I got stuck here. So, but I was enjoying the going out on trips. Actually, that's why I decided to stick around. Okay. So, Eric, let's go on a personal level. Are you married, Eric? Hopefully, I'm single. I'm with someone. You're with someone in a relationship, Leo. Are you single or double? I'm single, I'm not with anyone. Okay, girls. Leo is available, Eric is not. Joel, are you married? No, I'm not married, but I'm with someone. You're also with someone. But that someone can be someone. No. Plural? No. No? No way? Good, loyalist. Ito, sabi, oh. Ano sabi? Sir, it's complicated, di ba, Leo? Ikaw yata, inaano, Leo? Sabi ni Mr. Blue. Sir, kung nakikinig kayo nung show nung sa CB1 din, malalaman niyo kung ano yung mga pinagkasagari ko. Ano history niyo? Mamaya siguro, sir, lalabas niyo. Mamaya lalabas niyo.